Okay guys, so video natin for today is requested na isang subscriber natin. So shoutout nga pala kay Jojo Rosero. Siya yung nag-request nito on how to set up yung OpenFire server and then yung Spark na client. So I think i-install nito sa office nila. Siguro gagamitin nilang chat. Hindi ko sure. So yan, pakita natin. So, ayan guys, dito tayo ngayon sa website ng mismong OpenFire. So, which is yung OpenFire, yung mismong server. Then, ito yung site, ignitereeltime.org. Yan, OpenFire na version niya is 4.7.4. Then, ito sa baba is yung Spark. Pa mag-scroll. So, ito, nga pala. Available to in Windows, Linux, and Mac. So, mag-scroll ah. Wait lang. Kung naghang yung... Ito nga tayo. Hang yung edge. Ayan. So, ito. Ito lang. Ayan natin yung ano. Edge. Pati si MD, hindi na kayang patayin yung edge ah. Yun, okay na. Naghang yung edge mismo. Dito gumagalaw eh oh. So, yan. So, anyway. So, ito yung OpenFire, which is yung server. Available for Nino ay Windows, Linux, and Mac. So, sa Spark, ito yung client. Which is ito yung mga in-install sa mismo mga PC. Ito yung ginagamit mismo sa... yung application na mismo sa chat. Windows, Linux, and Mac din siya. Then, marami pang iba actually. Mac, Tinder, WAC, XIFF, Spark Web, ooh. Meron pala na ito. Ayan, matagal ko lang kasi hindi ginagamit eh. So, ito, Web Client. Hindi ko pa na-try actually yan. Ito ang ginagamit ko kasi dati. Yan, so, ay, ito pala, sorry, Spark. So, ngayon, install natin ito. 64, kasi 64-bit yung PC. Tayo na natin matapos. Kaya naghang yung edge. Well, may problema yung edge. Tingnan ko, try ko na lang i-update. Kaya hindi ko naman masyado ginagamit yung edge eh. Masira talaga ako. So yan. Hindi natin pupos yan. Nasa matapos. So ito na. Then syempre also download na rin natin ito. Parang Spark na .exe JRE. Itong without JRE. So, ito na lang. Ang tanong yung 64-bit. Wait lang. So, download ko na rin tong isa pang 64 para at least sigurado tayo. Is, nandyan na yung mga installer. Yung does not include na Java, yung JRE, pero 64-bit siya, yan. Ito. So, para sigurado tayo, ito muna yung install natin yung JRE. Tapos pag hindi compatible dito, ito na lang sa 64. Pag hindi pa compatible, yung 32 naman. Pero for sure, 64 to. Kasi itong mga kapareho na itong PCs, mga 64 na, ano, na OS. So, pause ko muna guys, maubos ng oras natin sa kakanta niyo sa download. A few moments later. Okay, yan. So, tapos na yung download. Install na natin itong OpenFire. Yan, so, untayin lang natin yan. Yun. English. Remember. Oh, i-dive natin yung username. So, next.
next. Hintayin nyo lang ma-install syempre. While waiting, ito na lang kaya pwede nyo na rin install yung Spark. Para at least sabay na sila. Open na lang natin mamaya yung ano, yung tab dito. Spark na application. So, medyo matagal yung ano yun. So, pause muna natin to guys. Mukhang tagal-tagal pa matapos eh. Ayun. So, check nyo to ha. Para mag-start na kagad yung services ng mismong OpenFire. So, dito. Aish. Run anyway nyo para at least mag-run yung tawag dito yung services ng OpenFire kasi sa ito na naman si Edge. Tayo sa ano, ang loko dyan. What browser na natin yan. So, dito, 127.001.1990. Bakit siya 127.001? Kasi, lookback yun ng PC na to. So, yan. So, ito, yung OpenFire, which is, itong IP address na ito ay 127. Since loopback yan ng IP ng PC na to, pwede nyo mismo i-set din yung mismo specific na IP address na ito kung ano man yung nakaset dito sa PC. So, wait lang ha. Okay, umaya, install natin yan para at least one at a time. English, continue. Ito nga palang ano na ito, no? Wait. Spark test. Spark server. So port 9090. Yeah. Yun natin na ginagawa encryption. Next na natin. So ito. Dito ako sa may database. Is importante to actually. Standard database connection, use an external database with built-in connection pool. So, dito, pwede natin yun. Continue muna natin. Para makita nyo lang. Yan. So, dito, pwede kayo mamili na kung anong specific na database nyo, kung ano man ang ginagamit nyo. Kung may existing kayo na database like MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, and so on. Then, pero dito kasi sa video na to, as requested, Tony, shoutout nga pala, ay Jojo Rosero. Siya nag-request na ito eh, na itong video na to. Gawa ko rin ng video kung paano i-setup itong OpenFire tsaka yung Spark. So, shoutout kay Jojo Rosero. Thank you for requesting. Ito, pakita ko sa'yo. So, dito, balik tayo, ano. To simplify lang yung installation, wag na tayong mag-specify na kung ano man external database. Ito tayo sa embedded database. Ito yung simple na setup. Kasi gagamitin nyo yung internal. Ayan. Kung nakikita nyo naman, use an embedded database powered by HSQLDB. This option requires no external database configuration and is easy way to get up and running quickly. However, it does not offer the same level of performance as external database. So, yun nga. Wait. Ayan. So, dito naman, next, di ba, embedded yung ginamit natin, which is yung internal, yung default na nakalagay dyan. Ayan. So, ito yung mga option, default, store user groups, and blah, blah, blah.
only hash password, then LDAP, which is kung may Active Directory kayo, pwede nyo rin set yan. Yung mga kung sino man nakaregister sa LDAP or Active Directory or Open LDAP, kung ano man yung ginagamit nyo. Pero since sinabi ko nga kanina, as I mentioned earlier, simplify lang natin installation, so ito tayo sa default. Then next, ayan, magyan natin magawin yan. Admin at example na lang. Ito. And wait. Yan. So, lagyan nyo lang ng password, then continue. Save, syempre. So, yan. Log into admin console. Uy, bago na itsura. So, ito, admin. Then, yung password. Don't save ulit. Yan. So, ito. Ito na yung mismong admin. So, dito, importante, kung may kita nyo ito. Wait lang. Ito, syempre, papakita nyo yung system information. Like, yan. System properties. Ayan. Language and time. Hindi ko na siset yan. Then, sa clustering, hindi ko na rin siset yan. Cache, hindi na rin. DB, syempre yung embedded naman ginamit natin. So, hindi ko na rin siset yan. Logs, email settings, ayan. SMS settings, security audit viewer, which is, uy, balik tayo, sa main. Ay, nako, nag-load pa rin sa security. Wait lang guys, pause ko muna. Okay, we're back. So, pinuwalas ako na lang i-close yung browser. So, ito pinaka-importante dyan guys, sa tab na to, user group. Then sa session, may kita nyo kung sino yung active session kasi may mga nakalagin, tsaka nag-chat. Pero hindi may kita yung kung ano yung pinag-usapan. Group chat, then plugins. Sa plugins, actually, ano to eh. Kung ano lang yung mga gusto nyong idagdag na plugins na like application ko naman. Pero mostly kung chat lang na mahabol nyo, wag na. Makain pa sa storage kasi since ginamit nga natin is embedded. So dito tayo sa create user. Test one. Testing na rin. Create user. Yan. So yan. Gawa ulit tayo na isa pa. Create new user. Test 2 at domain.com. So yan. So save. Ulit tayo dito. Ayan. Kung may kita nyo ito yung test 1, then test 2 na user. So ngayon, ito rin yung isa sa pinaka-importante. Kasi kung nilagin nyo yan, hanggat hindi nyo in-invite si test 2, hindi sila makapag-usap. Pag in-invite lang. Pero dito, kung gagawa na kayo ng group, create group, test group. Yan. Yan, pwede nyong piliin is kung enable ng contactless group sharing or enable. Yan, tapos dito sa may banda, yan. Member of this group, ito pwede kayo mag-add. S1, add
para diretso na test to ay lagay nyo lang yung username tapos yan added successfully so balik tayo dito sa users yan makikita nyo dito nandito na yung group so yan ito na tayo sa Spark ito na install na natin ito na yung mismong client so finish i-run na natin ang Spark i-bago na rin wait lang test 1 domain ano nga ba nilagay kong domain tayo tayo dyan nakalimutan password ano nga ba ang domain na nakalagay dun wait lang ah domain Spark server to domain XMPP domain name so kaya natin nalagay natin Spark server or IP address nga pala pwede to pero yun na lang yung domain name tapos login nyo tapos syempre allow access bird ulit natin yung username kasi ibang tao may ano nito wait lang 127.00.1 sabi oh wait lang security certificate send a certificate Save na lang natin para ano hindi na siya maghahanap ng certificate so yan nakalagi na tayo disable ko na lang yung sa certificate pero for security reason pwede actually yon so okay kung gagamitan nyo ng certificate so yan ito na nakalagi na ngayon yung test 1 na account so ito yung status online away on the phone extended away invisible pwede ka magset ng customize na kung anong message yung status mo. So, dito, kung may kita nyo, teka lang ha. Asa na yung ano pa asa na yun wait lang guys, nahanap ko lang yung ano yung contact list na nasa group na kahit offline alam mo na ako na saan dito pero dito lang yun eh
Pwede nga pala kayo mag-transfer nga pala ng file dito. Pwede kayo mag-send ng ano yan. Ng files. Hinahanap ko lang yung... yung may kita yung ano, contact list. Wait lang. Ba't hindi kita yung isang account? Pause ko lang guys, double check ko lang to. So ayan guys, so ayun, kita ko na yung mali ko. So kanina diba, nag-create ako ng test group, pero hindi ko dinagdag dito eh. Ito, hindi ko binago to. So enter contact list group name, test group, save con, yan, save contact list settings, yan, wala nakalagin ngayon ha, login tayo ngayon, test 1, yun, so ngayon, nakikita niya na, ito, yung test 2, yung isa pang user, so pag nag-login niyan pareho, si test 1, tsaka si test 2, sa ibang PC, makikita niya mag-green yan. Ngayon, hindi ko malalagin pareho dahil syempre, working na yung Spark dito as test 1. So, pero logically, ganun lang. Kumbaga, kung ibang terminal na mag-login, makikita na dapat yun as online, as green. Depende sa status. Pero, pwede rin niya set as invisible para hindi siya ma-storbo. So, yun. Yun lang yung mali ko dito sa group listing. So, importante kasi dyan yung group eh. Kasi, kung di nyo siya ilalagay dito sa server, actually pwede nyo naman siya mag-invite. Kaya lang, hassle lang sa part ng user. I-invite na kung sino-sino yung, kung marami kayong mga tao sa group, i-invite nyo yun isa-isa para lang magkita-kita kayo. So, dito na lang. Sa server pa lang mismo, set nyo na. Lahat ng user na nasa, dapat na nasa group. Which is si test 1 at si test 2. So, yun. Okay na yan. And, yun. Ito na. Ito importante ha, yung mga user, add mo sa group para makita-kita sila. Para pwede na sila mag-chat on the same chat room o same group. So, yun. Okay na.